So eto na nga po mga Sir Gilas, update po tayo, no? Pero bago po tayo magsimula, ako'y nakikiusap lamang po ng konting tulong na like, subscribe, pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga susunod na uploads. So nangyari na nga po sa mga hindi nakakalam, ang lutong laban, no, nung game 5 ng Gilas Pilipinas kontra sa Iran. Nagsimula ang lutong laban nung nagbago po ng bracket yung China. Pati referee po sa game against po sa Iran, no, kaduda-duda na po yun. Dahil kung mapapansin po ninyo, si Justin Brawley pagdating po ng 4th quarter ng game, 9 minutes po, hindi pina-score ng kuponan ng Iran. Doon sa 4th quarter po yan. Kaduda-duda yan kasi kahit may foul, hindi po tinatawagan. Lahat po tayo napanood yun at nasaksihan yon. So nagsimula na po doon, kaduda-duda na yan, no. Ang nangyari po kasi, hindi naman po talaga actually dapat ang kuponan ng China ang ating makakalaban. Dahil kung makikita nyo po sa dating bracket, no, nung naglaban nga po ang kuponan po ng Pilipinas at ang Qatar, no, nanalo tayo. At syempre hinarap natin ang kuponan ng Iran. Dapat po ang makakalaban natin South Korea o kaya naman Japan, dahil sila po yung nasa kabilang bracket na naglaban. Pero ang nangyari, biglang nabago, China po ang ating nakalaban, no. Ang nangyari po dito kasi, ang nakikita po natin dito ay takot ang China sa Jordan. Nung kinambakan po kasi ng Jordan ng Gilas, nakita nila na mas malakas nga ang Jordan kung ikukumpara sa Gilas Pilipinas. Kaya binago po nila yung bracket para hindi sila mahirapan. So ang nangyayari dito, pinapalabas po nila na kayang-kaya nilang talunin ng Gilas Pilipinas. So nakakita talaga natin yung mga taktika, yung mga dirty tactics nga po na tinatawag natin dito sa kuponan ng China, no. So babantayan po natin yung bentang laban mamaya, yung dirty tactics, yung binayarang mga referee, yung po tignan nyo po mabuti yan at talagang mauobserbahan natin yan doon sa laban po sa game 6, no, Gilas Pilipinas at sa China. Hindi pa po dyan, no, nakita nyo din siguro yung mga lineup ng kuponan ng China. Mas matatangkad po sila ngayon dahil kung mapapansin po ninyo, meron po silang 7-3, meron 7-footer, meron 6-11, may 6-10 at dalawang 6-9. Tinambakan po talaga, nilakasan po talaga lagal nila, dinamihan nila yung matatangkad na player. So para hindi mahalata yung kanilang mga lutong laban o pandaraya, para sabihin nila na very obvious naman, matatangkad ang player namin, talaga mananalo kami. So doon po sila bumabase. Makikita nyo rin, no, talagang ang mangyayari ditong labanan ay China and referee versus Gilas Pilipinas. So ngayon po talaga nananalangin na ating Gilas Pilipinas, wala pang pahinga. Kahit si Coach Tim Kun hindi pa nakakatulog na maayos dahil hindi nga po malaman kung paano ang gagawin kapag kadinaya ang Gilas Pilipinas. Siyempre kapag referee ang kalaban natin, hindi na po tayo makakaporma dyan, hindi na po tayo makakapalag. So ang hinihintay na lamang po natin ngayon na dapat gawin ng Gilas Pilipinas ay pagputihin nga po yung magiging laban. So yung naging laban kahapon, kahit nga po 21 points yung lamang natin sa third quarter, biglang nakahabol ang kuponan ng Iran. Doon na po yung nagsimula, eh, yung dirty tactics o yung sinasabi nating lutong laban. Sana hindi yun mangyari dito nga po sa game 6 ng Gilas Pilipinas kontra sa China. Kasi kapag ka nangyari po yun, first yun, mauunahan talaga tayo. Talagang matatambakan tayo, baka matalo tayo ng kuponan ng China. Talagang tinitignan natin dito, talagang mamatsyagan natin buong sambayan ng Pilipino po ang nakabantay sa gagawin nga pong lutong laban o pandaraya ng China. And hopefully talaga wala tayong makitang mali. Dahil kapag kami nakita tayong mali, big issue po yan. Dahil Asian Games po ito, sana walang ganyang mga lutong laban. Dahil kung makikita po ninyo, no, nung natalo nga yung Gilas Pilipinas kontra nga po sa kuponan ng Jordan, ay ang akala nga po natin talaga makakalusot na tayo, ligtas na tayo sa China at hindi natin sila pwedeng makalaban sa semifinals, bagkus sa finals pa. Pero ang nangyari, dahil nga po sa ginawang pandaraya o pagpapalit ng bracket, eh nakakalaban natin ngayon ang kuponan ng China, no. Kung makikita po ninyo, nagkaroon pa nga yan ng mismong sagot, eh, galing na rin sa spin.ph. sa sinabi nga po nila, Gilas defeats means it will have no plan the third ranked team in Group D. Ibig sabihin nga po, yung natalo tayo dito sa kuponan ng Jordan, no, for a spot in a quarterfinals. The loss also beat PH away a face-off against host China in the semifinals. So kitang-kita nyo, malinaw na malinaw at talagang binago ng China ang bracket game para sa dito nga po sa semifinals. Talagang pandaraya po ito. So patuloy ko po kayong i-update and mamaya nga po alas 8 ng impunto, 8 PM po ng gabi magsisimula ang game 6 ng Gilas Pilipinas kontra nga po sa kuponan ng China. And please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Maraming salamat po sa inyo.